Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni ex-Senator Trillanes tungkol sa nangyaring Senate hearing noong Monday. Ako, baka malagay sa alanganin ang ating Pangulong Duterte dahil dito, ito ang pahayag ni Trillanes October 30, 2024. Sabi niya, na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa EJK. The pertinent Quadcom transcript were transmitted early on and all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. So, grabe, resback ni Trillanes. So, ano yung mga pahayag ni PRRD na baka, ako, hindi ako abogado, kailang baka gagamitin laban sa kanya, yung sinabi niya na inamin niya na yung pagkakaroon ng Davao Death Squad. Na although parang joke lang ang dating. Ano, yun o, yung mga police chief na nandun, mga member yan ng Davao Death Squad. Parang gano'n lang. Alam niyo naman yung style ni PRRD. Na joke-joke lang kuminsan. So, tapos isa pa, yung parabang may utos siya sa mga pulis na hikayatin ang mga kriminal na lumaban sa mga operasyon. Something like that. Anyway, dating piskal man itong ating Pangulo, abogado, alam niya yung ginagawa niya. So, bring it on, Senator Trillanes, padala niyo lahat. May mga comments dito, no? Basahin ko lang yung mga comments. Si Rod Handayan Olandria. Anong gagawin ng ICC? Wala naman silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Correct. Granting na mayroong warrant of arrest, hindi naman makipag-cooperate ang Philippine government. Parang kay President Putin ng Russia. Tagal na yung warrant of arrest. Walang magawa yung warrant of arrest na yun dahil hindi sila magsilbi itong ICC sa Russia. So, in the same manner, dito sa Pilipinas, basta lang maging totoo ang PBBM admin sa kanilang pronouncement na hindi sila makikipag-cooperate sa ICC, palagay ko walang problema. Bring it on. nasaan na yung warrant of arrest sinasabi ni Senator Trillanes noon pa. Wala naman, hindi man lumalabas. So, at i-monitor lang natin ito, pagdasal po natin na hindi mapapahamak ang ating pinaka-the-best president, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, may iba naman tayo, update po sa Bagyong Leon. Nako, maglalandfall na sa Batanes, Cagayan, Northern Luzon. Panoorin natin itong balita ng Net25, Mata ng Agila. Hindi pa man tiyak kung maglalandfall ang Super Typhoon Leon sa Pilipinas, abay patuloy na itong nagpaparamdam sa buong Cagayan Province. Kaya naman, marami na hong mga residente napilitang lumikas bago pa man tuluyang humagupit at maminsala itong bagyong ito. Pero kahit kanselado ang operasyon sa San Vicente Port, nagpumilit pa ang ilang mga mangingisda na pumalaot. Kahit pa kakarampot lang na maliliit na isda ang kanilang nahuli.
Samantala, kanselado na rin po ang mga aktibidad ng mga turista at nagsimula na rin pong maranasan ang pawala-walang supply ho ng kuryente sa naturang lugar. Kunin natin ang buod ng mga balita tungkol po sa Bagyong Leon. Naroon si Eden Santos live mula sa Santa Ana, Cagayan. Eden. Bago lumisan ay pinaranas pa rin ng Bagyong Leon o Super Typhoon Leon ang kanyang bagsik sa mga residente dito sa Cagayan sa buong maghapon hanggang sa kasalukuyan. Napilitan ng lumikas ang mga residente na nakatira sa tabing dagat, particular sa Sitio Pasigit sa Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Itinaas kasi ng PAGASA sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 3 ang Santa Ana sa Cagayan, bunsod ng Super Typhoon Leon. Sasama tayo ngayon sa pag-papa-evacuate ng mga residente dito sa Sitio Pasigit, kung saan ay sila po yung nasa tabi mismo ng dagat, ano, para naman mailagay sila, mailikas sa safe na evacuation center. Ilan sa mga residente ang nasa lubong namin habang may nag-aayos ng bangka upang hindi tangayin ang malakas na alon. Isang residente naman ang naghihintay na lang na lumikas. Papunta na po ba kayo ng ano, evacuation? Eh, kumusta yung bahay nyo? May bahay na po sa loob. Asa po yung mga kasama nyo, mga anak nyo? Nauna na. Sunod na pinuntahan ng mga opisyal ng barangay ang iba pang residente. So, kabilang po sila sa mga ililikas natin, kagawad? Yes, ma'am. Actually, kaninang umaga, nag-ikot kami for preparation nung paglipat habang inaayos natin yung evacuation center natin, yung school. So, ngayon po, activated na yung ano natin, ma'am, yung evacuation center na po natin. So, pwede na po kayong lumipat dun anytime po. Kung kailangan ng sasakyan para magtala sa inyo, may nakabang po tayong sasakyan dyan na pwedeng matakyan sila. Ay po, lilikas po ba tayo? Lilikas po kami, ma'am, dahil po sa sobrang lakas ng hangin. Sa kabila naman ng kanilang kalagayan, napapati na po kumang po sa amin sa Tagamasmati. Hello po, bonito po kami. Dahil binabagat yun. Mag-iingat po tayong lahat. Ang mga inilikas na residente ay tumuloy sa San Vicente Elementary School. Sa lakas ng hangin at ulan, may mga yero na halos matuklap na. Pero mas safe daw ang paaralan para sa mga evacuee. Si Nanay Virgie at Tatay Orlito Sulyeza napilitang lumikas dahil ang dingding ng kanilang bahay ay sinasalpok ng malakas na alon. Ayun, talaga hong tabing dagat yung bahay namin. Eh, yung mga dingding ho, eh, nasira na. Pinahampas ng alon. Alon, o, kaya at saka ho hangin. Oh, mga ito lang ho, mga dala namin. Nandun pa ho yung mga gamit namin. Bahala na, sabi nga. Basta't yung buhay lang ho ang makaligtas. Medyo kinakabahan ho kami doon sa bahay namin dahil ang lakas ng alon na. Hangin, na buktas pa yung aming dingding. Kaya po, nung pagsabi ng mga kagawad na lipat na tayo dahil palakas ho ng palakas, hindi na ho kami nagdalong isip, sumama na kami kagad. Si Christine Joy kasama ang tatlong maliliit na anak ay lumikas rin. Bali tatlo po. Maliliit pa. Opo. Malakas po kasi tabi po kami ng dagat. Tapos yung hampak po ng hangin na ano po yung bubong namin natatakbo po. Pagkain at tubig ang pangunahing kailangan ng mga evacuee.
Kaya naman ang lokal na tanggapan ng DSWD sa Santa Ana, Cagayan ay tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods. Lahat po ng barangay na may evacuees, yun po yung pagdadaan. Sarado naman ang operasyon ng San Vicente Port. Inabutan namin ang ilang mangingisda na nagpilit kumalaot sa kabila ng malakas na ulan, hangin at alon sa dagat. Pero bigo sila na makahuli liban sa ilang maliliit na piraso ng isda.